naging online singing sensation si Alisah Bonaobra nang maging viral sa social media ang uploaded video ng kanyang performance ng awiting Let It Go. Hindi na bago kay Alisah ang mga singing and reality show. November 2014, nang mag-audition siya sa The Voice of the Philippines Season 1 at napabilang sa team ni Coach Apple Diap. Nakaabot ng Final 4 si Alisah at tinanghal na runner-up sa nasabing kompetisyon. Napabilang ang kanyang rendition ng Laserlight sa Top 16 ng The Voice of the Philippines Season 1 na inirelease ng MCA Music. At ngayong taong ito, ipinakikilala ni Alisah ang kanyang latest single, ang original song niya na Ako. Ooh.
Wow! Miss Alisah Bonaobra sa Letters and Music. Welcome to Letters and Music. Thank you po, thank you po. Ang boses ng bagong henerasyon. Yan, oo nga. Yung awiting yun ba, Ate Alisah, ay ikaw bang nagsulat nun? Yeah. Ay, hindi po. Bale, originally by MCA Music po siya. Mm, by Miss Riva Ferrer po, wow, yung composer. Sobrang thank you po sa kanya sa maganda niya pong komposisyon at naakma po sa boses ko po. And sana po tangkilikin ng lahat ng nakikinig sa amin. At saka nakaka-inspire yung song, di ba? So bukod sa akma sa boses mo, akma rin sa experiences mo in life. O, di ba? Bilang alam naman natin kung ano, kung paano ka nagsimula, kung paano ka na-discover, di ba? Nag-start yung viral video, tapos The Voice. Kumbaga, alam mo yon, maraming nga kabataan na tulad mo na aspiring na singers. Tulad natin pala. Nagiging inspirasyon ka na mga kabataan. Nagiging inspirasyon ka. Parang effortless ang dating habang binabaybay niyo yung mga matataas na notes doon sa awitin niya. Sabi ko nga sa kanya, diba? Nahihirapan ka ba kumanta? Dating ba sa point na nahihirapan ka rin kumanta? Meron din po, lalo na po kapag nakakaramdam po ng nervous po. Nininervous ka pa? Yan, yeah, yung ganun? Siyempre, opo. Parang si Kuya Jobit Baldubino, nag-guest dito, ganun siya. Kinakabahan ka, Kuya. Oo. Kinakabahan ka pa pala. Grabe, no? Kahit mga lumalabas na nawa sa television. Sa tagal-tagal nilang entertainer, ha? Meron pa palang peg na ganun. Parang ka pa pa rin palang natitira sa kanilang mga puso. O, diba? Sisiyo na yung dating ng kantahan sa kanila, eh. And of course, she's here also to promote, yes, the Voice, please, of the Philippines Season 2 album. Yan! Opo. Inaanyayahan ko po kayong lahat na sana po, supportahan niyo pa rin po ang aming The Voice of the Philippines Top 16 album. Kasama po dyan ang isa sa mga kinanta ko po nung live shows, Laserlight by Jesse J. Sana po, supportahan niyo po. Ito po. Ito. Alam ba, nung unang beses narinig ko yung Laserlight, yung pinatugtog doon sa baba sa Pinas FM. Actually, habang nakikinig ako sa radyo. Kasi alam ko, kakatugtog lang ng singer na, this is the nation's only beat. Pagka gano'n, tapos bigla narinig ko Laserlight. Bakit sandali? Nalito ako, para ano radio station ba ito biglang? Bilang foreign song yung ano, parang gano'n. Kasi ang galing ng pagkakakanta ni Ate Alisah. Ibig mo sabihin, eh, napagkamala mong foreigner yung kumanta. Yes! Oo, grabe! Yung original na kumanta? Yesterday Once More. Diba? Ate Alisah, sino ba pinaka-close mo sa The Voice? Oo. Sa iyong team? Ang pinaka-naging close ko po dun, si Kuya Daryl Ong po talaga. Si Kuya Daryl. Opo. Eh sa ibang team, may ibang ka-close ka ba? Sa ibang, halos lahat naman po sila ka-close ko po kasi sobrang well-accommodated po sila. Ayun. Talaga. Actually, sa mga... Hindi po talaga competition. Talagang friends po talaga kami lahat. Sa The Voice na mall shows nila, pag nakikita ko sa stage, sa stage, off the stage and on stage, eh pag nagsama-sama sila backstage, paano sila nagkukulitan doon? Parang close na close talaga. One big happy family. Mismo, diba? Kasi ilang mga The Voice season 2 na ang nasamahan ni Batoinks. Diba? Si DJ Batoinks eh. Panik ko nasaan na mga ano, mga ganon? Sikat. Oo, nandun siya. Bilang siya eh. Pinag-aagawan talaga siya. Ibalik na natin sa mga tanong ng mga ano. Malit na bagay lang yan. Bagay yan. Ayaw ko nang i-expound mo pa yan. Next! Dumako na tayo sa ating mga Facebook questions, Ate Alisah. Ito galing kay Club Martinez. Sabi niya, "Hi Alisah, kung bibigyan ka ng chance na makaduet ang other three The Voice coaches, Coach Lea, Coach Sarah, or Bamboo, sino sa kanila ang pipiliin mo at anong song ang kakantahin nyo at bakit?" Kung ako po ang bibigyan ng pagkakataon po na makaduet po yung isa sa tatlong coach po, mas maganda po kasi kung tatlo po sila kung pagbibigyan po. Pero ang pipiliin ko po si Coach Sarah po. Kasi siya po talaga yung pinaka-idol na idol ko po talaga simula pagkabata ko. Ayun. Kala ko bibitinin niya. Ang pipiliin kong coach ay si... Drum roll! Drum roll, kala ko ganun eh. Opo, yun po. Tapos yung song po na gusto ko pong kantahin namin pareho po. Yung favorite song ko rin po na kinanta ni Coach Sarah, Reach for the Sky. Kasi yun po talaga yung talagang kinakanta ko dati na hindi pa ako marunong kumanta, hindi pa ako lumalaban sa mga contest po. Mm-hmm. Parang yun din po yung kwento ng buhay ko po na maabot ko rin po yung pangarap ko. Hindi lang po siguro sa ngayon, pero darating din po yung point na... Ngayon na yun eh. Ito na yun eh. Nandito ka na eh. Sa ngayon na yun eh. Ayan na yun eh. Ayan na yung pangarap ko. Reach for the Sky. Thank you po. Pwede mapasample ng konti na Reach for the Sky. I have a dream, something that I wanted to achieve.
in my lifetime, and I wanna show the best of me. I know I'll make it through. If I believe that I can make it happen. Yung pala yung title, nakala ba I can make it happen. Alright, eto naman, ang susunod na tanong natin galing kay Sophie Waters. Wow, pang porn. Hello, Alisah. If may song ka na i-dedicate sa supporters mo, sa mga fans mo siguro, anong song ito at bakit? Pwede rin pa-sample ng konti. Ayun. Nak! Thank you and more power to you and also to this program. Can't get enough of Ate Alisah. Saan sila naririnig lagi yung boses. Yes po. Siguro po kung may song po ako na i-dedicate po para sa lahat po ng sumusuporta po sa akin, yung kanta po ni Avril Lavigne na Keep Holding On. Keep yes. Ganun ba yan? Opo, yun po. Para lang sa tone. Kanta ko rin po para sa akin at para sa kanila rin po na sama-sama po kaming maghawak kamay po and maabot din po namin yung talagang Skype po namin. Yun. Sample? Gusto nila sample, di ba? Kasi sa akin, sablay yung sample ko eh. Mas maganda yung kay Ate Alisah. Sample. Keep holding on, cause you know we'll make it through, we'll make it through. Just stay strong, cause you know I'm here for you, I'm here for you. There's nothing you can say, nothing you can do. There's no other way when it comes to the truth. So keep holding on, cause you know we'll make it through, we'll make it through. Grabe no, nothing you can say. Ganun yan, parang hindi ko monot yung mukha. Anong title nun? Keep holding on. Diba, sa Tagalog ay hawak kamay, sabi niyo. Tagalog version. Hawak kamay po. Kamay, yung pangatlong question na tayo. Galing naman kay Angelica Pilliora. Sabi niya, hello Alisah, ask ko po, aside sa pagiging singer, willing ka ba maging actress? At kung pipili ka ng leading man, sino ito? Para yung artista mo. Medyo ano. Artista ang peg lang. Siguro po kung bibigyan po ako ng chance na maging artista rin po someday. Pero ba, bakit hindi? Opo, bakit po hindi? Pero sa ngayon po, siguro po kailangan ko po pong mag-workshop sa acting po and sa dancing para hindi lang naman po naka-focus sa singing and mas ma-package po yung as an individual po ako. Okay. Total performer, yes, diba? Kasi sino gusto mo maging leading man? Oh, leading man? Biglang kinilig. Aba, may kinilig factor agad. Sige nga, feeling ko kung sino mababanggitin ngayon ang showbiz crush niya. Okay, mismo. Ito na ang showbiz crush ni ate. Siyo. Kaso may leading ano na po siya. Okay lang yun. Oo, pag nakapag-workshop ka, ikaw na daw. Ay, mag-workshop na po ako bukas. Okay, agad-agad. Ang pipiliin ko pong leading man si ano po, kahit medyo imposible. Si Enrique Hill. Ay! Forever! Hinilig ka, diba? May forever daw eh. Oo, meron talaga. Yes po. Pero kung ikaw, papipipiliin ka sa acting, kasi marami yan. Meron dramatic, meron comedy, meron action. Alin doon? Anong linya ang pipiliin mo? Siguro mas sad. Heavy drama ba? Hindi pong sad. Ano, medyo drama po siguro. Dramatic actress. Hindi na ako magugulat, TJ Batoy. Yung sumakita natin sa ano, sa isang ano, yung buhay niya. Yung gano'n. Yung ganun. Tapos siya mismo ang nagpo-portray nun. Galing naman kay Melchi Joy Anabieza Salas. Hi Alisah, ano ang pagbabago sa iyong buhay nang pagkatapos mong sumali sa The Voice? And, ayan pa, meron kadugtong. And what is your favorite song and artist? Para, sige, pagbabago muna. Ayan po. Masasabi ko lang po na naging pagbabago po sa akin after ko pong sumari ng The Voice. Siguro po yung, ano po, pag lumalabas po ako ng bahay, hindi na po ako ganun ka, ano na, hindi po ako pwedeng lumabas na wala po akong kasama. Opo, kasama po na. At saka hindi po ako pwede lumabas, magulo na po yung buhok ko. Oo, siyempre, maayos na. I woke up like this. Ganyan. Sino kasama mo na punta dito? Opo.
Tapos ano po, siguro po yung sa pamumuhay din po, na mas dumami po yung nag-support po sa akin, tsaka mas marami po yung naniniwala sa akin as a singer po, kaya mas marami na po yung siguro po inspirasyon ko para mas pagbutihin ko po yung singing career ko po. Ito naman galing kay Trisha Evangelisa, sabi niya, "Hello Alisah, isa ka sa may pinakamagandang tinig ngayon sa Philippine music industry." Dalawa tayo dyan eh. Gusto ko lang itanong kung paano mo inaalagaan ang ganyang kagandang boses. Grabe. Sige nga. Parang paano, ano po ako doon. Paano nga ba? Siguro po, naaalagaan ko po siya sa tulong na rin po ng mama ko sa pagdidisiplina po sa akin kung paano ko po maiingatan ng mas mabuti po yung hindi po pag-inom ng tubig, iwasan po yung medyo maaari. Hindi ko uminom ng tubig? Hindi ko uminom ng tubig, hindi po yung malamig pala. Ah, ayun! Nagulat ako. Hindi uminom ng tubig, nakakatulog ng tubig. Malamig na tubig po pala. Yung punong-puno ng yelo. Correct. At saka yung tulog na maaga. Yung po, bawal po yung puyat. Correct. Yeah. At dahil dyan, ako, ayan na, I'm sure excited na kayo marinig muli si Ate Alisah. Pero bago yung Ate Alisah, i-share mo naman muna yung mga social media accounts mo para naman ma-update yung mga ka-Lerison music natin sa iyong mga upcoming shows, gigs, guesting, and everything. Go. Opo, sige po. Inaanyayahan ko po ang lahat ng nanonood po ng Letters and Music na sana po i-follow nyo po ako sa Twitter, Alisah_TVOPH. Sa Instagram po, AlisahBonaobra22. Meron po akong YouTube account, Alisah Bonaobra. And sana po, isupport nyo rin po ang aking SoundCloud, Mikai022. Yan. Yeah. Alisah tayo ng Alisah. Alisah pala. Yes. Kanina pa tayo Alisah. Parang kanina potato patato. Ulusot pa eh. Lumulusot pa eh. Sige. Alisah nga, kulit ko kasi. Yung trust na natin. Oh, sige po, mag-thank you ka kahit saan pa. Opo. Pinapasalamatan ko ang lahat ng solid Alisah natics na nanonood ngayon sa Letters and Music. Sa lahat po ng sumusuport sa akin and sa lahat po ng nanonood ng Letters and Music, thank you po sa inyong lahat. At mas maraming salamat sa'yo, Ate Alisah, for gracing the show. Ayan na naman ako. Arte ko kasi. Ang arte. Sabi na. Alisah ka. Alisah. Okay, Alisah. Salamat. Dahil dyan, maraming salamat once again. At ito nga, regalo natin to sa mga letters and music natin. Alam naman natin, gusto ka naman ng umawit. O, diba? Dyan, ako, DJ Batman. Pakinggan natin ulit. One more time. Interest mo. Once again, hindi na ako magkakamali. Alisah! Bonaobra! Falling from the sky in the blur, it took my breath away, and my heart starts beating, and my lungs starts breathing, and the voice in my head starts screaming, I'm alive. You're like You're like a laser light burning down.
of a night. I was falling from the sky. In the blur, you took my breath away. Hi guys, I'm Edgar Alan Guzman, and you're watching Letters and Music. Enjoy!